Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa aking channel. So ngayon guys, meron akong gagawin na TV 32 inches na Astron. Okay, so paplugging ko, check natin kung ano problema nito. Okay, so nakaplugin na siya. So meron naman siyang standby, yun oh. So check natin dito sa power on. So nag power on na siya, pero wala siyang picture, pero mayroon itong backlight oh. Yan. Okay, so check natin ito, tingnan natin yung model. Ayan guys, yung model Astron 32 LED 3287. Okay, so ngayon bubuksan natin, titingnan natin kung ano yung problema nito. Okay, nabuksan ko na guys. Ito yung board. Then ito yung ginamit na source board. Okay, so nandito yung mga clock signal. Then meron dito sa kabila. So ngayon, magsusukat muna ako ng voltahe guys dito sa power supply papunta dito sa source board. Okay, so guys, magbo-voltage check ako ng supply. Okay, so ipa-plugin ko. So ngayon, yan, may standby siya. Power on natin. Okay, so yan guys, meron na siyang backlight. Okay, check natin yung supply. 12 volts. And meron 12 volts. Check natin yung 5 volts. Ayan, 5 volts. 1.2. Then check natin yung supply sa LVDS. Meron siyang 12. Okay, so good yung power supply. So punta tayo dito sa source board. Check natin yung supply na 12 volts. Yan, meron. Then, check natin yung 3.3. Yan, meron. 3.3. And, check natin yung beyond. So, yan guys. 0 volts. Okay. So, wala siyang supply sa beyond or tatawag na BGH. So ngayon, mag-check tayo ng resistance dito sa mga clock signal. Dito yan, then hanggang dito rin sa kabila.
left and right meron siyang clock signal. Check natin yung resistance ng CKB1 then CKBB1. Okay? Unplug ko muna, guys. So check natin yung resistance. Okay? Okay, so check natin yung CKB1 and CKBB1. So yan guys, meron siyang 386.4 ohms. So mababa ito guys. Dapat ito ay mga 4 mega ohms. Check natin yung CKB2 din CKBB2. Ito okay lang ito, nasa 5 mega ohms. So ang may short, dito sa CKB1, then CKBB1. Okay? So, magka-cut ako. Subukan kong mag-cut dito sa left. Ika-cut ko yung CKB1, then CKBB1. Tingnan natin kung magkakaroon ng supply na B-bone. Okay? Okay, so guys, ito yung kinat ko. CKB1, kinat ko. Kasi nagsukat ako dito ng resistance, mababa itong CKB1 saka CKB2. So, kalimitan kasi, ang may problema dito sa left side. Kaya dito ako nag-cut. So, nung kinat ko yung CKB1, nag-normal na yung resistance dito. Bali 4 mega ohms na. Kaparehas na nung CKB2 then CKBB2. So ngayon guys, pa-plugin natin at magsusukat tayo ng supply dito sa source board. Kasi nakat na natin yung CKB1, nag-normal na yung resistance dito sa right side. Yung CKB1, CKBB1, then CKB2, then CKBB2. So check na ngayon natin kung mayroon na siyang B-on. Okay, so ipapower on natin. Yun, may power na. Okay. Gumana na yung backlight. So check natin. So yun guys, meron na siyang 33.16. Ito yung B-on or BGH. Okay. So ngayon titingnan natin kung meron na siyang display. Tingnan natin. Ayan guys, so meron na siyang display. Okay. So lalagyan natin ng ng signal para makita natin kung walang problema sa picture. So yan guys, ang picture niya medyo nagkaroon siya ng hairlines dito sa left side. Ayan. So kakat pa natin yung apat na signal. Kakat na lang natin para kuminis siya. Ayan, oh, meron siyang hairline. Ayan. Hindi makinis. Okay. Okay, so natapos ko nang ikat yung apat na clock signal. CKB1, CKBB1, then CKB2, and CKBB2.
Ganito kasi guys, nung isa lang ang kinat ko, meron siyang mga hairlines dito sa left side. So ibig sabihin, meron pa rin siyang short sa panel. So kinakailangan na i-cut na lang natin yung apat na clock signal kasi darating ang time magso-short pa yung dalawang signals dito. Yung CKB to, then CKBB to. So ngayon guys, ito yan oh. Yan guys, cut na yan. Apat na clock signal. So, bali dito sa kabila, walang problema sa right side. Dito lang talaga nagkaroon ng short. So, mabuti na lang at dito ko inuna. Kasi kung nagkataon na dito ako nag-cutting, so, hindi pa rin siya magkakaroon ng display. So, ibabalik to, then magkakating dito sa left side. So, isang cut lang natin, nakuha na agad. So ngayon guys, check na natin kung maganda na yung display. Kasi kanina may mga hairlines siya. Okay, so ipa-plugin ko. Okay, so ipa-power on. Yan, naka-power on na siya. So may backlight na siya. Okay, so tingnan natin. Okay, so yun guys, malinis na siya, oh. Oh, makinis na siya. So, normal na guys yung picture. Back to normal na siya, oh. So, dahil doon sa pagkakakating natin ng apat na clock signal, naging normal na yung kanyang display. So, ngayon guys, tatapang ko na lang ito at magpa-final check tayo. Okay? Okay, ito na guys yung ginawa ko. So, bali, malinis na siya, oh. So, ayan. So, bali, ang ginawa lang natin dito, nag-cutting lang tayo ng apat na clock signal sa left side. So, yun ang may problema. Okay. So, nakuha natin sa cutting method. So, ayan, malinis na siya. So ngayon ito guys ay obserbahan ko muna para bago ko ibigay sa customer. So guys, thank you very much sa inyong panonood sa aking video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga susunod pang video. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you and God bless. Bye-bye.